panalangin hanggang siya'y tuluyang gumaling. Hindi raw niya inisip na sumuko, lalo't nakita niya ang sakripisyo ng mga doktor at nurse na nag-alaga sa kanya. Nakatutok si Athena Imperial. Pinaghuhugutan ng lakas sa gitna ng matinding hamon. Inaawit ng marami ngayon bilang dalangin sa Panginoon ang kantang Lead Me Lord. Isinulat ni Ginoong Arnel De Pano. Mahigit 30 taon na ang nakararaan. The way the song is being used now, very powerful. Sa akin, regal rin sa akin yun. It's not my doing, pero ano na yan, biyayara ng Panginoon sa akin. Isa ito ngayon sa mga naging inspirasyon ng medical frontliners at ng mga Pilipino sa laban kontra COVID-19. Ang awitin, magiging personal din pala niyang panalangin dahil ang kompositor, tinamaan din ng virus. Halos 2 linggo sa ospital si De Pano. Hindi naging madali ang gamutan, lalo't mayroon din siyang hypertension, hereditary diabetes at lung problem. Mga 2 linggo lang naman yung gamot na iniinom ko. And then almost daily I need to check my sugar. Kinukunan ako ng go for blood work. The frontliners will do everything to keep you alive, to get you back on the road to recovery. Hindi sila mag-give up. Walk me across the lonely road. At nitong April 2, sinagot ang dasal ng kompositor. Napagtagumpayan niya ang laban sa tulong ng hospital frontliners ng Marikina Valley Medical Center. Naging pabaon sa kanya ang haranang malapit sa kanyang puso. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. Nakulgulo pa after kumakanta ako with them, nakatrat ng kamay ko in thanksgiving and in praise. And then pinalangin ko sila. Dagdag ni Arnel, lumantad siya sa publiko bilang COVID-19 survivor para palakasin ang loob ng medical frontliners at COVID patients. Yung frontliners natin are working their heart out and their physical abilities. Kayang talunin ang COVID virus. Gagawin at tutulungan tayo ng ating mga frontliners to fight. Huwag tayo mag-give up. All through my life, Athena Imperial, nakatutok, 24 oras.